kayong mga CIDG, kayong police, the special investigating teams there. The CIDG, yun ang ano nang pati NBI. That is pyramiding. When it is good to be true, it is fraud. Biro mo yung 100,000 mo would earn 30,000 a month. Ni bangko na yung bangko sentral natin magbigay 3%. Ilan ang porsyento ngayon na? Annually ha. Ito kayong mga Pilipino, ilang beses ko na kayong sinasabihan. Pag ang what is being promised to you is something like heaven. Walang tao dito, walang bangko, baski yung Bank of America can afford to pay you 30,000 every month for your 100,000. Kinulikta lang rin nila yan yung pasok. Ang problema, just like the legacy and anything, pag at the end of the day, yung walang makuha, you are into syndicated stuff. That is why NBI, sirahan mo na sila at dalhin mo doon sa upon my order, otherwise I said, do not. Ngayon po ay napaka-init po ngayon yung usapin patungkol po sa Kapa dahil tayo po ay nadadamay na din no, doon sa mga parang kabuti na bigla na lang sumusulpot at kaya tuloy merong mga pronouncement no, yung iba na mga ano, mga wizard ng mga Facebook, yung mga addict talaga ng Facebook, sila yung nakaka-panood doon sa mga video na yun at yung mga nakikinig din sa kanilang mga television na kung saan meron pong mga issues doon na parang nasisingit yung issue at usapin ng Kapa. So, tayo namang mga members, hindi naman po tayo ano yung tinatawag na rare no sa ating kaalaman na palagi na po nga nandiyan yung mga issue na yun lalong-lalo na yung may sinasabi daw no si Pangulong Duterte patungkol doon pero kung titingnan po natin hindi po tayo yun no kasi ang dami kaya ng maraming mga taong gumagaya sa atin. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na mga inspection kahapon, nagkakaroon ng inspection yung mga NGO at tinatawag no, ng mga, kung may file tayo noon, pwede natin i-play, no, na tinatawag ng mayor no, doon sa tagong yung lahat ng mga nagsisulputang mga grupo-grupo na yun na kung saan umaakit ng mga tao doon sa malalaking binibigay at dumalo naman yung iba hindi na at nawawala na sumapa yung iba ay dumalo no at ganun nagkikipag-discussion yung ating alkalde doon sa Tagum. Ang nangyari po yung Kapa lamang po ang sinasabi ng mayor na ang Kapa lang po ang mayroong tinatawag na kumpletong mga papeles. So sa lahat po ng mga grupo-grupo daw no, kung saan sila din namibigay ng mga ano pang mga pangako doon sa mga tao wala po silang kaukulang papeles no, wala po silang kaukulang papeles at nagkataon no na pinatawag ng alkalde at talagang tayo ay maganda yung presentation natin no, sa pamagitan ni Sir Katubigan na
andoon nakipag-usap sa kanila at pinisinta yung ating legalities at mayroon pang conclusion doon yung ating mayor doon sa Tagum na sa lahat ninyo ay ito lang talaga ang kapa ang may kumpletong papilis na nakatupad po sa lahat ng mga kautosan sa ating bansa. So, ang kapa lang po ang may kumpleto. So, yung iba po ay talagang ipapasara dahil hindi po sila kumpleto doon sa mga kaukulang mga papers na kinakailangan po upang magiging legal ng kanilang mga operation. So, nandoon yung mga grupo, basta yung mga magnificent, yung mga biro mo, 30 plus yung mga nagsisulputan na nadamay lamang po ang kapa dahil sa mga ginagawa nila. So, sa halip na hindi sana tayo kasali doon, pero inimbitahan ang ating grupo na papuntahin doon. So, pinisinta natin yung ating mga papers. So, talagang humanga yung ating alkalde doon sa Tagum dahil tayo lang po ang may kakayahang makapag-sustain, may kakayahang manatili at magpatuloy dahil po sa kompleto po tayo ng mga papers. So praise God dahil yun ang nagiging resulta doon sa pagpapatawag ng meeting no, ng ating alkalde doon sa Tagum. So yun ang mga ano, yung mga DILG, yung mga police, yung mga sa ADG na pumunta po sa ating mga opisina at pinakita po natin yung ating mga papers. So sila po ay naniwala dahil doon sa ating mga papers na meron po tayong you know, yung safe registration natin, meron po tayong dahil doon sa inisyo ng sick na cease and desist order. So meron po tayong temporary restraining order, preliminary injunction, and writ of preliminary injunction. So pinakita natin doon. So kasi pag nandoon na yun, yung mga papers na yun ay hindi na po, na, wala na pong pakialaman yan. So korte to korte na po yung mag-uusap at magkakaroon po yan ng matagal-tagal pa ng mga discussion no, patungkol dyan. So, sa kabutihan palad po, tayo naman po yung mga kompleto. No? So, meron na namang mga ugong-ugong na balita na mamasyal naman yung ating mga taga-NBI no, sa ating mga offices. So, papakita lang po natin yung ating mga papers din gaya ng ginawa po natin doon sa mga kasi pangkalahatan to eh, this is the nationwide declaration ng presidente na yung mga kabuti na yun ay talagang ipapastop dahil wala nga kaukulang papilis at walang kakayahan na makapag-sustain doon sa kanilang mga ginagawa. So talagang ma-stop yun yung kapa. Tingnan mo sa ibang lugar na stop na talaga yung mga kabuti na bigla namang sumulpot at maglaho din yun na parang bula. So nawawala na po sila tapos yung kapa ay nanatiling andyan dahil doon sa mga papers po natin na kumpleto. So kung sakasakali man no, sa mga leaders natin na nakikinig ngayon, kung sakasakali mang mamamasyal din yung mga taga-NBI, so, ganun din yung ating ipapakita. Ano, ipakita natin, bigay natin yung preliminary injunction, lahat po ng mga papers natin. At mapagmanman din tayo no, dahil hindi naman po natin alam no, kung ano yung gagawin pa ng nasa loob. So, kailangan po mabidyohan po at yung ating CCTV kailangan nandyan no, na para palaging tututok doon sa mga tao na nandyan sa loob no. At hindi natin kaligtaan yung paggamit ng ating mga cellphone na mabidyuhan din yung mga tao doon kung ano-ano yung gagawin. So yun na may ano, kung dadalhin nila yung mga records natin, pwede naman natin ipapadala dahil wala namang mga illegal dyan dahil tayo po ay
na tumatanggap lang ng mga donations ng ating mga members, at yung mga record doon wala namang kailangan katakutan, dahil totoo naman na andoon at tayo'y nananatili doon sa ating ministeryo at pagpupagit po ng gospel no ng ating Panginoon. So wala tayong ikakatakot, pero kailangan din natin yung mga backup no sa mga leaders. Kailangan natin yung mga backup, at pagkatapos noon eh, pwede naman tayong mag-operate uli, dahil wala pong closure yan, na ano, hindi po sila makapag-close, maliban na lang kung meron ng tinatawag na hearing yung mga kaso, at tayo po magkakaroon po ng tinatawag na order ng korte na ipapasara tayo. So wala pong order noon. So pagkatapos ng inspection, gaya ng ginagawa din ng mga taga-LGU, na pagkatapos ng inspection, napapakita natin yung ating mga legalities. So ang nangyari, balik naman tayo sa ating operation. Sa lahat po ng mga members at sa mga magpamember pa, huwag po kayong just relax, no? Huwag po kayong matakot, dahil kayang-kaya natin to. Ito lang isang dinubyo na, na nangyari sa ating grupo. Ito ay mga pagsubok lang din, no, na nangyari, at matapos ang mga activity ito, madali lang to, 10 days lang. So ang sisikapin po natin na kumpleto po tayo ng mga papers na ating ipapakita doon sa kanila. Tapos magkaroon po ng tinatawag na harassment. So ang mangyari, talagang sila po ay siguro, hindi naman siguro gagawin yan ng mga taga-NBI, dahil nandyan na po yung injunction. So magkakaroon ng formal po na pagbisita lang, no, sa ating ano, sa ating tinatawag na mga opisina, no, mga offices, mga fellowship center ng Kappa members. So yun po ang ating ipapahayag ngayon. Meron sana naman po yung mga siguro mababalita din naman lang yun, na talagang mag-iingat po tayo, no? Talagang mag-iingat po tayo, kasi yung mga offices natin ay nanon, no, na may ano diyan. So may mga, of course, mga pera, no, na nandoon sa office. So talagang iingat lang tayo, no, Pastor, yung about kay President Duterte, anong masabi mo? So galing po kay John Salcedo. Okay, yung kay President Duterte na sinasabi niya na ipa-stop, hindi po tayo yun, dahil yung ipa-stop niya, yung lang walang kaukulang papeles, no, na bigla na lang sumulpot na walang legalidad. So tayo, illegal po tayo, meron po tayong mga papers na maipakita. So isa lang po yung mga ano, kasi tayo naman po mga kapatid ay talagang lumalaki yung grupo natin at napakasikat na. Kaya pag mayroong mga sinasabing ganun, tayo yung parang tatamaan kaagad. Pero hindi tayo yun. Dahil yung mga ipapasara talaga ng presidente, yung mga walang papeles, no, yung mga walang papeles, walang legalidad. Pag illegal ka naman, dapat ipapasara ka nga, dahil illegal, di ba? So yun yung pwedeng mangyari, no, sa mga nagsusulputang mga kabuti na yan, na wala ngang source kung saan sila kukuha. Hindi gaya ng Kappa. Nang Kappa po, almost 30 plus na, no? 30 plus na yung ating mga establishment, mga businesses, na kung saan doon po tayo kumukuha ng pangkustos ng ating sustainability, no? Isa yan sa mga sources natin na makapag-provide sa lahat ng mga ano po, mga kinakailangan ng ating grupo at mga financial